10 taon na ang nakaraan, pumapalakpak si Philip Medina. Great! Malaki na ang improvement ang pitch mo, sweetheart. 2 buwang ka pa lang naglalaro, but you have already proven your potential. Umangat ang ego ni Mariel. Golf lamang ang kilalang sport ni Philip, kaya pinagsusumikapan niya itong matutunan. Kahit pa nga bago sila nitong nagkakilala, ay 3 taon na siya naglalaro ng tennis. Matupad ko kaya ang goal ko na sa taong ding ito makapag-ace ako, sweetheart. Nagbibiro lang naman si Mariel. Ang ace o hole ay napakalayo pang mangyari, maliban na lamang kumatsambahan niya. Don't be impatient. Kung hindi this year, edi next year. Ang importante, you're improving. Halika na, nagugutom na ako. Ibinigay nila sa cadel ang hawak nilang golf clubs. Sumakay sila sa golf cart na si Philip ang nagmamaneho. May 1 kilometro ang layo sa clubhouse mula sa kanilang kinaroroonan. Gayunman ay nasa 3rd bahagi pa lamang sila ng lapad ng golf course ng San Miguel Fairway. Napakalaki kasi nito. Isa sa mga pinakamalaking golf course sa Laguna. Habang tinatawid nila ang maladagat na kulay berde at pantay-pantay na damo, ay buong kasiyahang humihinga ng malalim si Mariel, kasabay ang hilig sa balikat ng nobyo. Ano pa nga ba ang mahihiling niya sa buhay? Malayo na ang nakaraan. Hindi niya kailangan ipaalam kay Philip kung saan siya nanggaling. Nang makilala niya si Philip noong nakarang taon, ay isa na siyang matagumpay na garments exporter. Solong pag-aari niya at taon-taon ay lumalaki ang net income nito. Ang pamilya naman ni Philip ay nasa real estate at domestic airline industry. Hindi na mabilang ang subdivision na na-develop at naipagbili ng kumpanya ni na Philip. Ang Cebu Air naman ay pag-aari ng pamilya ay may 5 eroplano na ni inirelease at nagbabiyahe na. 2 taon na silang may matibay na relasyon ni Philip at nakatakda na sa Linggo ang pagpapahayag ng kanilang engagement. Ang okasyon ay gaganapin sa Manila Hotel. Imbitado ang mga kaibigan at mga kakilala nila sa negosyo. Tiyak din na halos kumpleto roon ang malaking angkan ng mga Medina. Ang tanging maisama lang niya sa okasyong iyon ay ang kanyang ina na 3 taon nang magaling at nakalabas na sa mental hospital. Naging palakibo ang ina niya mula nang gumaling ito. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi ito maayos kung kausapin. Yun nga lang, wala itong matandaan na umaayon naman sa lihim na kagustuhan ni Mariel. Ayaw niyang magkwento ang ina niya, lalo na kay Philip. Ang masakit sa episode na iyon ng buhay nila. Nang lumabas sa ospital ang inay niya, maganda na rin ang takbo ng negosyo ni Mariel. Nakabili siya ng malaking bahay sa White Plains. Nakapag-invest ng ilang lote sa magagandang subdivision at may 2 kotse at 1 van sa kanyang garahe. Nagbago na rin ang tawag niya sa kanyang inay, Mami na. Hindi naman nagtataka ang matandang babae. Dahil akala nga siguro nito ay ganun talaga ang pagtawag niya dito mula pa sa umpisa. Ang kanyang driver at mga katulong sa bahay ay wala namang maichismis na dati siyang mahira at nakapagtrabaho pa sa karaoke bar. Nang kunin niya ang mga ito ay mayaman na siya. Nang maging open ang relasyon nila ni Philip ay lalo pa siya nagkaroon ng magandang estado sa business community. Dahil nga ang angkan ng kanyang nobyo ay ilustrado. Natagpuan ni Mariel ang sarili na hindi lamang mayaman, kundi lubos pang inagalang sa mataas na lipunan. Coveted bachelor si Philip Medina. Ang mga naging nobya nito dati ay buhat din sa mga kilalang angkan. Pero siya ang pakakasala ni Philip. Siya lamang ang babaeng nakarating sa level na inanunsyo na ang engagement nilang dalawa sa isang malaking pagtitipon. Freeload na nga ito na isang ingranting kasalan sa business community. Wala siyang maipagmalaking angkan na tulad ng mga Medina na 5 henerasyon na yatang kilala at nire-respeto sa mataas na lipunan. Nagkaroon naman siya ng sariling lipunan. Nagkaroon naman siya ng sariling lugar sa mundong ginagalawan niya ngayon. Wala namang kumekestyon sa kanya nang sabihin niyang dati siyang middle class sa pamilya na dahil sa pagsisikap ng kanyang mga magulang
ay nakapagpundar ngayon at patuloy niyang pinapalaki ang kanilang negosyo. Siya lamang ang nakakaalam ng tunay na pinanggalingan ng kanyang yaman. 500,000 piso mula sa isang mabait na estranghero. Estrangherong tinatangi niya pero nagawa naman niyang kalimutan. Sa kabila ng katotohanan ito, ang pinag-aalayan niya ng kanyang malinis na kapurihan, pumikit si Mariel para sabihin sa isip na hindi na nga pala niya dapat isipin na yon. Kahit paminsan-minsan man lamang, tapos na yon, nakabaon na, bago na ang kanyang buhay at wala naman siyang makikitang nagbabanta na sisira. Kapit kamay silang bumaba ni Philip sa golf cart. Pagkatapos nila sa coffee shop, ay binati sila ng isang congressman sa Makati na may mga kagrupong kaedad nito na galing din sa paglalaro. Kumaway din siya sa isang grupo ng kababaihan na nasa isang mesa. Tatlo kasi ang kaibigan niya roon, si Pe na PR director ng isang 5-star hotel, si Clarice na anak ng isang cabinet member ng kasalukuyang administrasyon at naging masaya siya sa fitness gym, at si Odette na isang producer ng television. Ang mga binati nila sa coffee shop ay siguradong pupunta rin sa kanilang engagement party dahil nga napadalhan nila ng imbitasyon ang mga ito. Mataba ang puso ni Mariel sa kaalamang itinuturo na isa sa malaking social event ang engagement nila ni Philip. Shall we go home early? Dadaanan pa nga pala natin ang gown mo. And that's it. Kung walang problema sa fitting. Naalala ni Philip matapos silang magmeryenda. Yes, nakakahiya naman kasi kung gagabihin pa ako sa pagpipiting. Kung sarado na ang shop, ay nahihiya na akong mag-doorbell. Tumingin sa sarilo niya si Philip. Tamang-tama, we still can make it. Wala pa namang alas 5, wika nito. Magkahawak kamay uli silang lumabas sa clubhouse at kumaway sa mga kaibigang naiwan doon. Walang naging problema sa gown na dinaanan nila. Perpekto ang fitting nito. Isang midnight blue na ethics Chinese ang design. Bagay na bagay sa kanya ang kulay at kusang lumitaw ang kaakit-akit na hugis ng kanyang katawan. Para naman makita ng kanyang ina, sinukat niyang muli ang gown na suot din na katarnong midnight blue na estileto shoes. Umikot siya sa harapan ng matanda na parang namamalikmata naman sa anak. Ang ganda mo, Mariel. Thanks, mommy. Gusto ko kasi proud sa akin si Philip. But of course, bagay na rin naman sa iyo ang gown na ipinagawa natin para sa okasyong darating. Nang isukat nyo kagabi, parang ayaw kong ipahubad sa inyo. Sosyal na sosyal kayong tingnan. Ikaw ang pumili ng gown na iyon at nagustuhan ko naman. Ngumiti ang kanyang ina na nakatingala sa ganda ng anak. Sa pag-i-imagine ko, ang engagement party namin ni Philip ay ganito talaga ang kinikita kong isusuot ko, mami. Ngayon, syempre, matutupad na. Oh, I'm so happy. Pwede bang magtanong, anak? Inosenteng tono ng kanyang ina. Si mami naman, humihingi pa ng permiso. Sige ho, magtanong kayo. Mahal na mahal mo ba si Philip? Hindi nababawasan ang kainosentahan na ekspresyon ito sa mukha. Natigilan si Mariel. Hindi niya akalain na matatanong siya ng ganito ng inay niya. Ngayon lamang ito nag-usisa ng tungkol sa kanyang damdamin. Ibinaling niya sa ibang direksyon ang kanyang mga mata. Hindi niya ngayon matagalan ang tumitig sa ina na naghihintay ng sagot. Natural naman, mahal ko siya, mami. Kaya nga pakakasalan eh. Sige, naniniwala ako kasi yan ang sabi mo. Tumangot ang upa ang matanda. Makakasundo mo naman kasi si Philip. Mami, hindi ba? Malambing na wika ni Mariel habang tumabi kay Aling Rose sa malambot na supa. Oo, bakit naman kami mag-aaway? Lagi naman niya akong binabati kapag pumupunta siya rito. Yun nga lang, bihira siyang magkwento. Nahihiya naman ako magkwento sa kanya. Parang bata ang pagsasalita ng inay niya na nakasanayan na rin naman niya. Ganun na lamang naman talaga si Philip, mami. Masyado kasing maraming iniintindi sa kanilang kumpanya. Kahit siguro dinadalaw niya tayo, naroon pa rin ang trabaho sa isip niya. Kaya hindi makwento. Pero mabait naman ho iyon. Ipinagtanggol niya ang nobyo. Tumango naman si Aling Rose. Basta nga ang sabi mo, naniniwala ako. Ang totoo, nagpapasalamat na rin naman siya na hindi madalas magkwento si Philip.
at ang inay niya ang tila masyadong simpleng kaisipan at ang halos parang batang pananalita ay hindi na masyadong napupunan ni Philip dahil nga bihirang-bihira naman silang mag-usap ng matandang babae. Alam mo anak, may tatanong pala ako sa iyo. Matagal ko nang gustong itanong ito. Yun bang sinturon na nakalagay sa magandang box na maingat mong tinago sa iyong cabinet, kanino ba iyon? Bakit iniingatan mo ng ganon? Ang iba mo namang mga sinturon ay nakasampay lamang doon sa mga lalagyan. Parang iba ang sinturon na iyon. Panlalaki yata iyon. Wika ni Aling Rose. Parang may patalim na dumaloy sa puso ni Mariel. Mami, nakikialam na naman kayo sa cabinet ko. Nilinis ko lang naman, pangangatwira ng ina. Ako na lang ang dapat maglinis sa cabinet ko. Kung ano-ano naman kasi ang inahalungkat nyo roon. Bakit ayaw mong pag-usapan ang tungkol sa sinturo na yon? Curious na tanong ng matandang babae. Sinipat siyang mabuti. Wala naman ho kasing dapat pag-usapan tungkol sa sinturo na yon, para namang hindi makuha na matanda ang paliwanag niya. Pero nakapagtataka kasi anak, sinturon lamang iyon pero tinatago mo na parang mamahaling alahas. Inis siyang napabuntong hininga. I am entitled to some privacy, mommy, wika ni Mariel. Ayan ka na naman eh, hindi kita maintindihan. Ang hilig mo talagang mag-English, pareho kayo ni Philip. Kaya nga parang kinakabahan ako na magpakasal na kayo. Dalawa kayong English na English. Matataranta na ako kasi dalawa na kayong hindi ko maintindihan. Nanlulumo ang kanyang ina. Inalo naman niya ito. Hayaan ho ninyo mami. Kapag kayo naman ang kakausapin namin, ay magtatagalog kami. Nakangiting wika ni Mariel. Oo, nawala na ang sinturon. Ang usapan natin. Napapikit na naman siya sa inis. Mami please, wika ni Mariel. Pero hindi pa rin tumitigil sa Aling Rose. Paano kung makita ni Philip ang sinturong iyon at magtanong siya? Napipi naman si Mariel. Paano nga ba? Magtataka rin kaya si Philip katulad ng mami niya kung bakit niya iniingatan at tinatago ang isang sinturon? Bulong niya sa sarili. Saka hindi ba may pangalan yon? Binasa ko eh. Ang nakalagay ay Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Mami! Abay, para naman pala kayong investigador. Sinuri pa niyong mabuti. Bakit? Masama ba yon? Ang masama ay kung kinuha ko. Ibinalik ko naman sa lagayan niya. Simple na argumento ng kanyang ina. Naiiling na siya. Ang mami talaga. Sagutin mo ang tanong ko, Mariel. Paano nga kung makita ni Philip ang sinturong iyon na may pangalang Miguel? Kinagat ni Mariel ang ibabang labi. Hindi naman ho niya kailangang makita. Itatago kong mabuti. Ang mami naman, kapag nakita ni Philip iyon, maari siya magtanong. Maari rin hindi. Baka nga hindi, kasi busy siya palagi, sabi mo. Hindi na siguro siya magkakaroon ng oras na mag-isip pa tungkol sa sinturong iyon. Tumango na lamang si Mariel na matamlay. Yes, baka nga hindi na mami. Sana nga, ayaw ko namang talagang pag-usapan ang tungkol sa sinturong iyon. Nang gabing iyon, ayaw man niya ay dinadalaw na naman siya ng alaala ni Miguel. Hindi niya magawang itapon ang sinturon na parang ibinigay na rin nito sa kanya. Aywan niya kung bakit. Sinabi niyang ililibing na niya sa limot ang nakaraan. Pero hindi naman niya magawang itapon ang tanging alaala ng estrangherong pinagkalooban niya ng kapurihan na pinalitan naman ng 500,000 piso nito. Aywan din kung bakit binuksan niya ang kabinet at inilabas ang kahon na kinalalagyan at iniingatan niyang sinturon. Maingat niyang inalis ang takip ng magandang kahon. Pabilog ang forma doon ng sinturon. Gawa sa mamahaling balat ng hayop at maganda ang kalidad ng paggawa. Pero baliwala sa kanya ang mga detalyeng ito. Ang gusto lamang niyang salatin ay ang nakaukit na pangalan sa loob ng sinturon. Professional din ang pangalan ng lalaki sa sinturon. Personalized talaga, Miguel. Ang lalaking huli niyang nakita ng gabing pinagkaloob niya rito ang lahat-lahat. Iba na ang naghatid ng pera kinabukasan. Hindi na niya natanaw man lang ang kotse ni Miguel. At bakit pa nga ba kailangan pa nilang muling magkaharap? Kaya nga binayaran na siya ng lalaki ng malaking halaga ay dahil iyon na ang una at huli nilang ugnayan. Siguro siyang nalimot na rin siya ni Miguel.
at ipinagpatuloy nito ang sariling buhay. 10 taon na ang nagdaan. Imposible nang magkakilala siya ni Miguel kung magkikita man silang muli. Ibang-iba na kasi ang personalidad niya ngayon. Tumangkad siya at lalong pumuti. Maikli na ang kanyang dating mahabang buhok. Moderno ang gupit. At ang tanda niya ay hindi naman siya sinabi kay Miguel ang totoo niyang pangalan. Hindi nga ito nakapagtanong noon kung ano ang pangalan niya. Sa mga kaibigan naman ni Miguel ay ibang pangalan ang kanyang ibinigay. Napahinga ng malalim si Mariel. Ligtas na kaya nga siya sa nakaraan. Ang tanging link niya ay itong sinturon. Pero nakatago man ito ay inaingatan niyang hindi talaga ito makita ni Philip. Sabado ay nag-lunch sila ni Philip sa restaurant na malapit lamang sa kanyang factory. Pinag-uusapan nila ang iba pang detalye sa engagement party na magaganap kinabukasan. Nagpadagdag pala ako ng 3 klaseng wine. May mga bisita raw si Papa na particular na alak ang iinumin. Ikaw, sweetheart, are you sure? Hindi kulang ang bulaklak na pandekorasyon? Pwede pa namang magpahabol ng order sa Tagaytay. Isang malaking base lang naman sa bawat mesa. We have order enough, sweetheart. Pangit naman yung para na tayong purinarya sa dami ng bulaklak, hindi ba? Sinundan niya ng tawa ang sinabi. Talking about funeral, may namatay ako na biglang nag-resurrect. Napakunot ng noo si Philip. Napatingin naman siya sa nobya. At bakit mo naman nasabing namatay at resurrected? Nagtataka ang wika ni Mariel. Matagal na yun. Nakabase na siya sa state. Akala namin ay hindi na siya babalik. May 4 siyang malalaking restaurant doon na lahat ay nakaakyat sa kanyang mga dollars. Ewan ko bakit bigla siyang umuwi. Magtatayo raw ng negosyo dito sa Pilipinas. Balita ko. Pero tuloy pa ang mga restaurant niya sa Amerika. Successful naman pala eh. Nakangising wika ni Mariel. Iba ang angkan namin, Mariel. Alam mo yan, ang magdulot ng kahiyan sa angkan ay mortal din iyang kaituturing. At ganun ang ginawa niya. Gumawa siya ng iskandalo. Ang mama niya, na kapatid ng aking mama, ay biglang namatay dahil sa atake sa puso. Dahil hindi matanggap na nagloko ang kanyang anak. Everybody hated him. Kaya nga ng ibang bansa na siya. So what will happen ngayon kung nagbalik na siya? Wala namang umaaway sa kanya. Pero he can't expect a warm welcome either. May nakapagsabing dadalo daw siya bukas. Hindi ko naman inimbita. Pero syempre, hindi ko rin matatanggihan kapag naroon na siya. Believe din naman ako sa kanya. Kung ang buong angkan ninyo ay malamig sa kanya, kaya niyang humarap ng ganong sitwasyon? I mean, hindi ba mas masarap na iwasan na lamang ang face-to-face encounter with indifference? Lalo na at madlalim pa ang dahilan? Wika ni Mariel. Inis na napailing si Philip. Well, tomorrow, I just have to force myself to civil with him. At ganun na rin ang gagawin mo. Sagutin mo ng one-liner. Pero sigurado naman ako na kung hindi siya mag-i-encourage na makipag-usap, ay magsasalita lamang iyon ng mga basic na pagbati. Nothing to worry. Teka, ano ba ang pangalan ng pinsan mong yan? Luis Miguel Medina. Ang haba naman ng pangalan niya, natawa si Mariel. Noong kasundo pa siya ng angkan, we found call him Miguel. Nagulat si Mariel nang marinig ang pangalang iyon. Pero hindi siya nagpanik. Hindi kaya kapangalan lang ito ni Miguel. Ang isang Miguel ay iyong kilala niyang 10 taon na ang nakaraan. Ang Miguel naman na pinag-uusapan nila ngayon ni Philip ay pinsan nito. Iyon lamang iyon. Pinsan ni Philip, ibang Miguel, ibang nila lang. Pero bakit gusto niyang makasiguro? Curious lang talaga ako. May picture ka ba ni Miguel na yon? Naisip ni Philip. Parang meron dun sa album na nadala ko sa aking opisina. Dadaan naman tayo mamaya sa office, right? Oo, tingnan mo doon ang picture. Ang nasa isip ni Mariel. Kapag natiyak niyang ibang Miguel, ang pinsan ni Philip, matatawa na lamang siya sa pagka-nervyos at pagka-paranoid niya. Hindi naman siguro ganun kaliit ang mundo. Napinsan pa ni Philip si Miguel na may-ari ng sinturong pinakatatago-tago niya. Pagkatapos nilang mag-lunch ay tumuloy na sila sa opisina ni Philip at mula sa isang drawer ay nilabas ni Philip ang antique style na album. Ito ang naghanap sa litratong ipapakita sa kanya. Kahit antigo ang design ng album
ay hindi naman pala mga kalumaang litrato ang naroroon. Dalawang dahon ng album ang pinakita sa kanya ni Philip ang mga family affairs ng angka ng mga Medina. At itinuro sa kanya ni Miguel, kahit siguro ilang libong beses siyang katusin ang kanyang mga mata, ay hindi mag-iiba ang litratong tinitigan niya. Ang mga matang iyon na tila hinihipotismo ang taglay na kapangyarihan. Ang malalagong kilay, ang matangos na ilong, ang mga labing sensual. Maliit nga pala ang mundo. Nanginginig ang kalamnan na sinabi niya sa sarili. Nagpapasalamat siya na si Philip ay hindi observant sa expression niya. Hindi nito napansin na muntik na siyang himatayin nang makita ang litrato ni Miguel. Sa hitsura, isa talaga siyang Medina. Well, maraming relatives namin ang nagsasabing pinakagwapo raw siya at pinakmalakas ang appeal sa mga lalaking Medina. Pero mula na nagdulot siya ng malaking kahiyan sa angkan, for a long time ay halos wala nang gustong bumanggit sa kanya sa usapan. He likes a lost soul. Ikinagulat namin na muli niyang paglitaw. I guess para sa aming lahat, it will be more convenient kung nanatili na lamang siya where he was. We don't know what to do with him when he's ground. Galit na wika ni Philip. Sa isip ni Mariel, nasabi rin niyang mas convenient din sa kanya kung mananatili na lamang sa Amerika si Miguel. Bakit kailangan pa silang muling magkita? Ito ang may hawak ng susi ng kanyang nakaraan. Nakaraan na para sa kanya ay nakabaon na sa limot. Bakit nga pala halos kinaksusuklaman niyo siya? Naalala niyang itanong. Nanaig pa rin ang kuryosidad. Nakatakda na siyang ikasal kay Nicole noon. Gusto ng angkan ni Nicole dahil ang pamilya niya ay tanggap namin. Pero hindi natuloy ang kanilang kasal. Kahit na ipamigay na ang mga imbitasyon. At ilang araw na lang sana dahil sa ginawa ni Miguel. May tigas sa anyo ni Philip. Halatang isa ito sa higit na gustong magtakwil kay Miguel sa angkan. Ano ang ginawa ni Miguel na hindi maaring mapatawad? Mahinang wika ni Mariel. Carelessness, kaistupidahan at kahiyan. In that order, carelessness dahil nakagalaw siya sa isang mumurahing club ng isang kabataang babae na berhan pa raw. Kaistupidahan dahil binayaran niya ito ng kalahating milyon just to ease his conscience maybe. At iyon ang pinag-awayan nila ni Nicole. At kahiyan dahil parang sa kanya nang galing ang pag-urong sa kasal. Sa halip na humingi siya ng tawad kay Nicole at manuyo, ipinagpilitan niya ang kanyang katwiran. Ang angkan ni Nicole ay ginagalang ng aming angkan, kaya nawalan kami ng mukha na hindi matuloy ang kanilang kasal. Siya lang ang kaisa-isahang Medina na gumawa ng ganun. Sa pakiramdam ni Mariel ay tinakasan na siya ng kanyang kaluluwa. Lumabas ito sa kanyang katawan, kaya kulang na ay bumagsak siya sa sahig ng walang ulirat. Dahan-dahan siyang umupo sa sopa. Nakaligtas pa rin siya sa atensyon ng kanyang nobyo. Dahil abala ito sa paglalagay uli ng antigong album sa kabinet. Hindi pala natuloy ang kasal ni Miguel at napasama ito sa pamilya dahil sa kanya. Diniinan niya ang magkabilang sentido ng kanyang ulo. Nanghihina siya, nahihilo, at least may totoong dahilan para magpahatid lamang siya sa driver ni Philip pauwi sa kanyang bahay. I'm not feeling well. Maari bang uuwi na lang muna ako? Nahihirapan ako mag-drive kaya pakisuyo na lang na pakihatid ako sa driver mo. Maagap naman si Philip sa pag-alala sa kanya. Ngayong makitang parang ang siyang may sakit. Napagod ka lang siguro ng gusto. Dahil bukod sa negosyo ay inasikaso mo pa rin ang engagement party natin. Mabuti pa nga magpahinga ka na lang muna sa bahay. I call you there.